그래요. Sasha, nasaan yung Serena? Nandito po, Panginoon. Dapat kayo mag-ingat. Pampira. Bakit ba? May kasabihan ng matatanda na pwede nilang kunin ang kaluluwa ninyo at kunin ang lahat ng alaala ninyo. At saan mo naman nakuha ang kabaliwan na yan? Totoo po yun. Ginagamit nila yun bilang panangga sa mga kaaway upang protektahan ang mga sarili nila. Nabalitaan ko sa isang mangingista na nahawakan ng Serena na nabaliw siya pagbalik mula sa laot. Marahil wala naman sigurong masama. Kung madampihan ko ang katawan niya ng aking espada at hindi ng aking palad. Huh? Naiintindihan niya ba? Hindi bale. Gaya ng ipinangako ko, gagantimpalaan ko kayo ng malaking halaga. Maraming salamat po, Panginoon. Siya nga pala. Handa na ba ang lahat para sa piging mamaya? Opo. Kailan na nga ba darating ang bagong punong maestrado? Aminin ko marami nang nagtungong punong maestrado rito. Ngunit ngayon pa lang ako, nakakilala ng ganitong matipunong maestrado sa buhay ko. Totoo ba? Opo. Kahit nung nag-aaral pa ako sa Songkyun Kwan, hindi ako kilalang matalino. Subalit kilala nila ako dahil sa itsura ko. Oo. Ako yung tinatawag nila mataas na uri ng bulaklak. Nakakapanginaya nga lang, Panginoon, na ang isang lalaking gaya mo ay nawala ng babae. Hindi bale, siguradong umaasa ngayon ang mga kababaihang nakapaligid sa'yo. Tama yun. Siya nga pala, Panginoon, nabalitaan mo na ba yung tungkol sa Serena? Serena? Tama. Sabi ng mga mangingisda, nagkakaroon ng mga pahang Serena pag nasa lupa. At nag-aasawa pa raw ng tao. Matagal na ang ganyang klaseng kwentuhan. May mga nagsasabing nakakita na raw sila, subalit wala naman silang maipakita. Kagaya na lang ng mga multo, ginawa ng kwento upang may mapaglibangan. Sigurado ka ba? Kung ganon, yaman din lamang at nandito ng bagong puno maestrado. Hayaan niyong pakitaan ko kayong lahat ng isang bagay na sigurado kong magbibigay sa inyo ng kalibangan.
isa po siyang tunay na sirena. At hindi lang siya basta-basta katangisip lamang. Ako pa mismo nakahuli sa kanya para lang mapatunayan na hindi ito gawa-gawa lamang. Sa kanya. May nakapagsabi sa akin na may apoy na hindi namamatay sa tabi ng mga libingan. Alam niyo ba kung anong mahiwagang sikreto ng apoy? Ang langis mula sa sirena. Sinasabi nila na ang langis daw mula sa kanila ay may mataas na kalidad at mahirap makuha kung saan. Kahit na ang langis mula sa balyena ay hindi maikukumpara sa langis na galing sa sirena. At ang kwento, matagal ang buhay ng langis na ito. Kakaiba siya, hindi ba? Malaking kita mula sa kakaibang nilalang. Marahil isa itong biyaya mula sa dagat dahil sa paggawa ko ng mga tungkulin ko at sa pagsisilbi sa akin na sasakupan. Sinasabi niyong biyaya niyo ito dahil sa paggawa ninyo ng kabutihan. Pero kinalulungkot kong salungatin ang paniniwala niyong yan. Anong ibig niyong sabihin, Panginoon? Alam mo bang may natuklasan ako nung pagpunta ko rito? Ano po ba yun, Panginoon? Nalaman kong nagbayad kayo ng 1,000 yang bilang paunang buwis. Bilang tauhan ng pamahalaan, mahigit sa 3 beses ng halaga ng buwis ang sinisingil niyo sa mga tao. Ang ginawa niyo ay walang kapatawaran. Ay, nagkataon lang na minalas kayo ngayon dahil inutos noon ng palasyo na ang lahat ng nanggigipit sa tao dahil sa maling paniningil ng buwis ay may kalakip na kaparusahan. At dahil ilang ulit ninyong ginawa yun sa mga nasasakupan niyo, ay, mababaw na kaparusahan ang kamatayan sa inyo. Sabihin niyo sa akin, Panginoon, kung anong pwede kong gawin para maituwid ang mga pagkakamali ko. O kaya naman, baka may pwede akong gawin na inyong nais. Sabihin niyo lang sa akin. Kahit na ano? Kahit na ano. Seryoso ka ba dyan? Katan lang nabubuhay ang mga sirenang yan, kaya madali silang mahanap. Gagawin kong lahat upang mapasaking muli ang napakawalang biyag. Maghanda siya. Dahil magbabayad siya sa ginawa niya sa akin, sisiguruhin kong magsisisi siya. Inaakit niya ang binata para sumama sa kanya. Kukunin ba niya ang kaluluwa? Bububurahin ang alaala niya? Ang alam ko, ang sirena ang namimili kung anong alaala ang buburahin sa tao. Marahil, mas mainam sa kanya na huwag nang hawakan ang kamay ng sirena. Magkaiba.
ibang mundo ng mga tao at ng mga sirena at hindi ito magkaugnay. At kahit na mabuti o masama ang relasyong mamagitan, walang dahilan para magsama sila. I'm a lawyer. Ako nga pala yung tumawag sa inyo, si Hyun Jun. Hindi ba ako mahuhuli dahil bumili ako sa inyo ng knockout? Oh! Ano to? Oh, wow! Talaga mong budol. Para kang si Harry Potter, pero mas magaling sa kanya. At mas gwapo ka pa sa kanya. Tama ka dyan. Prosecutor's office to. Nasira kasi yung elevator namin dito. Ah, ganun ba? Kawawa naman pala kayo. Malapit lang kami at papunta na kami dyan. Okay. Sige, taga na. Uy! Gising! Sige na. Bilis! Ang galing naman! Ang bilis niyang dumating! Salamat. Sandali lang! Nasaan si Mr. ko? Siya lang ang nagpupunta rito. Ah, si Mr. ko ba? Oo. Diyan lang siya sa harapan mo. Nasaan? Ayun siya, oh. Ah, hindi ko nakilala kasi nakasalamin siya, eh. Sige, pasensya na. Sira yung elevator. Baka dapat maghagdan ka. Thank you.
Ay, pambihira. Hindi naman lulusot yung sinasabi mong gagamitin mo yung right to personal identity. Hindi mo ba kilala yung judge? Oh, Mr. Han. Nandito na kami. Oh, tatawagan na lang kita mamaya. Kasama niyo pala si Miss Chang. Maupo kayo. Gusto niyo ba na siya, ha? Maupo ka muna. Ay, ikaw naman. Confidential to. Sir, siya nga pala yung sinasabi ko sa'yo noon. Siya yung nabanggit ko na Mr. Han. Siya yung nagpaset ng meeting. At siya naman ang reyna ng Myeongdong Capital. Myeongdong Capital? Siya yung binanggit ko sa inyo dati. May estudyante kasi ng Jail High School na nag-commit ng suicide kamakailan. Nagkataon, pati yung anak niya nakalagay din sa suicide. Nasisiraan na talaga ng bait yung batang yun. Sana tumalo na lang siya at hindi ng gulo pa at dinamay niya pa ang anak ko sa gulong ito. Maraming ginagawa ang anak ko. Hindi siya pwedeng madawit dahil lang sa kabaliwan ng isang tao. Isa pa, malapit na ang CSAT. Mahalaga para sa kanya ang paghandaan ng exam niya. Bilisan niyo na. Papasok na siya ng building. Ano kaya kung kumain muna tayo? Kanina pa ako gutom eh. Anong gusto niyo, madam? Alam niyo po, naiintindihan ko kayo, pero wala na akong magagawa. Not guilty plead lang naman ang kailangan ko. Meron akong secret bank account. Sa Virgin Islands, alam mo ba yun? Sorry, bad idea. Ano? Hindi magandang location ang Virgin Islands. Bakit? Sikat ang lugar na yun bilang tax haven. At hindi dapat sikat ang mga taguan ng pera. Wala kang maitatago sa lugar na yun. Door opening. Ganun pala yun. Paano kung magbalik ka ng lugar? May alam akong perfect place. At saan naman yun? Isang isla sa Mediterranean. Ay, kung alam niyo lang, ang ganda ng lugar na yun. Hello, madam! Opo, na-confirm ko na po yung transfer. Oo naman. Magkasama nga kami sa isang barko ngayon eh. Kapag na-bist to your account, magre-retire si Prosecutor Yu. At iimbestigahan ang kumpanya ninyo sa tax return. Alam niyo naman yun, di ba? Sige, bago ko nga pala ibaba yung phone, gusto ko sana na batiin yung anak ninyo. Goodbye. Ay, akalain mo, ganun lang kadali yun. Sabi ko na eh, maganda talaga kutub ko dito eh. Buti nila natuloy. Hoy, te. Hoy, hindi ka malang nagpaalam? Ay, pambihira. Kaya mo na siya. Masama man kung galing niya, napapakinabangan mo naman. Ayoko sa lahat. Yung taong hindi man lang marunong magpaalam na aalis na. Wisit. Parang ikaw rin eh. Ikaw kaya itong walang modo sa atin. Dumadaloy sa puso natin ang pawis na Donggi Bugang. Kaya kung namamawi sa mga kamay mo, iisa lang ang maaaring dahilan yan. May problema ka sa puso. Ganun ba? Siguro mga oriental doctors lang ang nakakakita ng ganyang findings. Nakuha mo sa trabaho yan. Ah, kung minsan talaga gusto ko na lang mag-relax. Pero hindi ko talaga maiwasan. Lalo na kung kapakanan ng tao. Siguro puno ng pagmamahal ang puso mo. Malapit na tayong mag-land. Bubuksan ko na ang bintana nyo. Okay. Ang ganda ng view, di ba? Sa dinami-dami na nung napuntahan ko, ito ang may pinakamagandang dagat. Naalala ko nung muli ako nagpunta dito, may nabanggit sa akin ng isang matandang pasahero. Ang sabi niya sa akin, may sirena daw dyan. Talaga ba? Seryoso ako. Nung unang
saan-saan daw naninirahan ang mga sirena, pero marami na ang nawala ngayon. At yung mga natirang sirena, naninirahan daw sa dagat na yan. Him a fairy tale once, and now he thinks mermaids are real. Thank you.
Sino yan? Sino yan? Ano to? Ang kalat. Ano bang nangyari dito? Sino ka ba? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Are you Chinese? Japanese? Para namang hindi. Sigurado akong Koreana ka na naligaw dito. Hoy, huwag yan. Favorite hoodie ko yan. Bakit suot mo yan? Bakit ba napakasama ng security ng hotel na to? Ano ba? Damit ko nga yan! Ang kapal mo rin, ha? Hindi ka patas. Ikaw na nga pumasok dito, ikaw pang galit? Ano yan nasa kamay mo? Ha? Akin yan. Buksan mo ang kamay mo. Akin na! Wow! Aray, bakit kaya ang sakit ng leg ko? Sige, masakit pa ang katawan ko dahil maaga pa. Pero kapag hindi ka pa umalis... Sige, bahala ka. Pero... Wala akong panahon para makipag-away. Pero pwede ba? Kung ano man ang hawak mo, ibaba mo yan at kakalimutan ko ang lahat ng to. Ano yan? Relo ko ba yan? Sing-sing? Baliw ka man, sana sinabi mo na lang sa akin kesa nililito mo ako. Hello? Please call the police. Somebody broke into my room. Yes. Ngayon tapos ka na. Pagbabayaran mong ginawa mo. Tumingin ka dito, sandali. Ayan. Siya nga pala. Ano bang ninakaw mo? Ano ba to? Cherry lang? Hoy, makinig ka. Oh, I'm so sorry. My apologies. It's okay. It's okay. Napakapalpak ng security niyo dito. Hold your hands. Let's go. Excuse me.
I'm just asking, but do you need to cuff her? Couldn't help it. There's a risk she might run. Oh, okay. I'm just saying, she didn't steal anything. Well, that's because we caught her before that happened. You're lucky. There have been a lot of thefts in the area recently. She's a prime suspect. Very much so. Ano bang pinagsasabi niyo, prime suspect? Eh, halata naman sa itsura niya na mukha siyang mangmang para dun. Come on. Let's go. Hurry up. Let's go. Keep moving. Venga, vamos. Patingin nga. Ano kaya to? Pinadala ko na sa'yo yung mga picture. Nakita mo na ba? Sa tingin ko, jadeite yun. Oh. Naalala mo ba yung auction dun sa Hong Kong? Last year? Kamukha nun kasi, nung nasa auction, yung mayari. Ang masasabi ko lang, kakaiba din siya. At hindi siya normal. Hey! Hey, you! Look at my hand. Focus! I'm talking to you! Why did you break into that hotel? Huh? What were you trying to get? You've been to other hotels too, right? Answer my questions, but got the nerve to smile? Do you think this is some kind of joke? Whoa, what happened? Oh, oh no, oh. Sir. Is he all right, sir? Sir, is he get up? Sir. Hey. Hey, put it down. Put it down. Easy. Huh? Easy. Hey. Hey, put it down. Hey. Hey. That's right. That's right. Oh, unbelievable. Alam mo, yung mga nakikilala kong pasahero sa mga nagiging flight ko, normally hindi ko na sila kinikita after ng flights ko. Siguro, bilang rule na rin sa sarili ko na wag na lang. Pero mukhang ako mismo ang bumali sa rule na yon. Pasensya ka na. Siguro dahil gusto talaga kita. Siya nga pala, ang lead pala ng mga kamay mo. Talaga ba? Tingnan mo, ang lead nga talaga, oh. Oh? Ano ba to? Paano mo nagawa yan?
tingin ko bagay sa'yo. Hindi nga, yung bracelet na yan, mga 400 years old na yan. 100% sure ako, tunay na jadeite yan. Kung totoo man yan, nasa 300 million ang halaga niyan. Kaya lang, dapat makita ko yan ng personal. Sino may-ari? Kasama mo ba? Ang ganda ng bracelet na yan. Para sa akin ba yan? Hindi. Ano? Gusto ko lang ipakita sana sa'yo. Gusto ko kasi tingnan kung bagay sa babae. Buti na lang maganda. Ibibigay ko kasi sa mama ko to. Mahilig kasi siya sa platinum na alahas. Naku, pasensya ka na. Kailangan ko na umalis. Anong sabi mo? Kita na lang tayo next time. Sandali lang. Doon sa pinadala mong picture sa akin, may nakaukit na pangalan. Damryong. Baka yun ang pangalan niya. Damryong. Pampihira. May kasabihan na kapag swerte ka sa buhay, swerte ka talaga. Nagbabakasyon ka lang, nakajakpat ka pa. O ano, pupunta na ba ako dyan? Ha? Annyeong to all K-drama fans out there. Catch our show K-Love on View. Nothing more to ask you. She didn't steal anything. Please let her go. You don't tell me what to do. We conduct the investigation. You were the one that called to report her breaking in. She's not a stranger. Then, what was she doing there? She's actually my wife. Your wife? Yes. We just got married. Look, she's wearing a dress. We need to go on our honeymoon, but we can't because she's stuck here. I am so sorry. I'll release her right away. Perfect. A gift? Thank you so much. Congratulations! Pala. Pasensya ka na. Naging masama ako kanina. I'm sorry. Sige. Mukha namang hindi mo ako napapatawad eh. Ayos lang. Willing naman ako maghintay na mapatawad mo. Kaya lang, pwede ko bang matanong to? Nagagandahan lang ako. Yun lang. Halika na. Since ako naman ang nagkamali sa'yo, ibibili kita ng regalo. Kailangan mong huminto. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba ganyan?
Halika, halika na. Doon tayo. Ay, naku. Sandali lang. Huwag kang aalis. Isukat mo. Sige na. Sandali. Bagay naman pala eh. Kasya naman sa'yo. Isuot mo to para hindi ka naglalakad na nakapaa. Tingnan mo yung paa mo, nakakaawa, puno na ng sugat. Pumasok ka nga. Hello, mamaya ka na tumawag. Kasama ko na siya ngayon. Excuse me. Do you know where she went? She's in the fitting room, isn't she? Nako, pambihira. Nasaan ka? 300 million. Nag-i-enjoy siya. Bakit ka ba nandito? Ang tanda mo na. Ano ba? Di ba sinabi ko maghintay ka? Hindi ka ba nakakaintindi? Ay, alam mo bang nag-alala ako sa'yo nung bigla ka nawala?
Ayos ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Sige na nga. Mukhang ayos ka naman eh. O bakit? Bakit kang umingit eh? Gutom ka na ba? Kumain na tayo. Alam kong gusto mong kumain. Tanong nga kita, galing ka ba sa gubat? Doon ka ba lumaki? Bakit ba parang kilos hayop ka kung kumain? Panoorin mo ako, ganito. Iikot mo. Subukan mo. Yan nga. Galing! Good! Tingin mo ba, medyo close na tayo ngayon? Sa palagay mo? Gusto ko sanang malaman. Sandali, ano itong nasa likod mo? O bakit ka nagulat? Ngayon ka lang nakakita ng apoy? Gustuhan mo ba? Bagay sa'yo. Kumain ka na nga lang. Paano? May kailangan lang akong puntahan. Hintayin mo lang ako dito. Materyales, tigas, transparency at kulay. Dahil lahat ng sinabi mo, totoo yun. Kung ganun, magkita na nga tayo. Ako na ba pupunta sa'yo? Nakausap ko na yung mga buyers na bibili ng bracelet. Sinabi ko naman sa'yo na may pupuntahan pa akong iba. Saan ka ba pupunta? At dala mo ba yung bracelet na yan? Sa malayo. Sa dulo ng mundo. Unahin mo ba yung lakad mo kaysa sa pagkakaibigan natin?
Pambihira. Isang linggo lang naman. Leave? Business hours are over. We're already closed. Closed. Do you not speak English? Hello? Do you understand that? She's crazy. This is so annoying because of her. We're getting off work this late. Sabihin, may maganda mangyayari sa akin sa darating na hinaharap. Kahit maligaw ako at gaano man ako ilayo gaya ng alon, sigurado akong babalikan ako ng kaibigan ko.
ibig sabihin hindi ko kailangang matakot o tumingin sa paligid ko. Kung sakaling may nakakatakot na bagay kaya ng mga pating. Bakit ka ba nandito? Ang tanda mo na. Ano ba? Di pa sinabi ko maghintay ka? Hindi ka ba nakakaintindi? Alam mo bang nag-alala ako sa'yo nung bigla ka nawala? Ayos ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Sige na nga. Mukhang ayos ka naman eh. Ibig sabihin nun, ayaw ng kaibigan mo na mapahamak ka. Napapakalma ako ng mga salita niya. Malamang may magandang pangyayari sa susunod na mga araw.